Hindi raw mabitaw-bitawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagiging Agriculture Secretary. Gusto kasi niyang maayos muna ang sistema bago magtalaga ng permanenteng kalihim. Mr. Marcos, pakisabihan ho yung mga tao nyo dyan sa PCO. PCO, ano man ang pangalan nila ngayon? Pabago-bago kasi. Pwede bang sabihan nyo yung mga PR ninyo? Ha? Palitan naman yung script nyo. Kasi yan yung script nyo nun eh. Ako muna para aayusin ko yung DA. Mag-iisang taon na, yung pa rin ang script nyo. Ako muna, ayusin ko yung DA. Na, hanggang hindi ko naayos to, ako muna. Pambihirang buhay. Hindi pa ba obvious na una-una hindi nyo kaya? Dahil, ewan ko, ano dahilan? 1, 2, or 3. Yung totoo. Hindi nyo kaya, sir. Bakit? Mag-iisang taon na, walang nangyayari. Wala siguro ako makikitang matinong tao na magsasabing, wow, ang ganda ng pag-handle ni Marcos ng Department of Agriculture. Yumayabong ang ating agrikultura. Pero ito ha, pero ito. Alam nyo kung ano script ng mga troll farm? Ha? Alam nyo kung ano script nila? Dito ako natawa. Alam mo, sabi ko, ang lupit nitong script nila. Sabi nila, alam nyo, banat buy, kaya hindi pa 20 pesos ang bigas. Ano ba ang sa tingin mo, aani ang bigas? Wala pang isang taon. Siyempre, nung panahon ni BBM, tinanim pa yan. Aanihin pa yan pagkatapos ng ilang taon. Alam mo, ewan ko kung minsan para talagang naniniwala na ako doon sa balita na ang mga IQ ng mga Pilipino medyo humina na talaga. Tayo ho ba talaga ay naging taggutom na tayo at nawala na ho ng nutrisyon ng ating mga utak? Ano ba? Gatas ba natin yung sabaw? Ano bang tawag doon sa sabaw ng bigas? Pag yung sasaing? Yun na lang ba gatas natin ngayon? Puro carbohydrates na lang? Mukhang wala pang plano si Pangulong Bongbong Marcos na iwan ang kanyang posisyon. Ayun, am. Am pala. Am. Ano ba gatas natin ngayon, mga Pilipino? Am na lang ba? Ba't parang yung ano natin medyo... O yung tansu lang? Ay baka yung tansu lang? Bilang kalihim ng Department of Agriculture. Sa panayam sa kanya sa Valenzuela kanina, tinanong ang Pangulo kung may napipisil na ba siyang maging secretary ng DA. Lalo't ito na lang ang natatanging kagawaran na walang permanenteng kalihim. Pero pabirong sagot ng Pangulo. Marami, tinatanong ko sa kanila lahat. Kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-secretary. Ayaw kong palisin eh. Tatawa na ba kami? O yan, para sa'yo, tawa. Nag-aantay daw siya ng volunteer. May siyempre joke yan, di ba? Siyempre joke yan. Ha? Pero... Paliwanag niya, pagpasok pa lang ng taon ay matinding krisis agad ang hinarap ng Agriculture Department. Nagka-problema kasi sa presyo at supply ng pagkain. Matatanda ang bukod sa pahirapang supply ng asukal. Tila naging luho ang pagbili ng sibuyas dahil sa sobrang mahal. Kaya ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. Garski! Yan ang keyword dyan, hangarin. Ay, nako. Ewan ko. Ito lang ha, medyo... Alam mo, Marcos, maganda siguro, kausapin mo si Remulla. Mag-usap kayo. Magaling sa script yun eh. Hindi, sa totoo lang ha, Marcos,
Mag-usap kayo ni Remulla kasi magaling sa script yun. Pwede ganyan turuan ng mga ibagong script. Kasi yung script na yan, luma na yan eh. Yan yung sinabi nyo noon eh. We will make sure that everything is in place. Inulit mo lang eh. Pagkatapos ng mag-iisang taon na, pareho pa rin script mo. Bago-bago naman. Oh. Ako lang ba nakakatanda ng script niyang ito? Ako lang ba? Diba? Parehong-pareho eh. Sir, ano to? Boss, wag naman po ganyan. Kasi alam nyo boss, ito lang eh. Wag na po tayo magpaligoy-ligoy ng mga napakaraming sinasabi, pag-aaralan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi na natin kailangan ano yan.